Good morning, guys. Good morning na nga ba? Oh, good morning pa rin. Mag-11 pa lang. Nag-breakfast lang muna kami. Puyat kagabi, pero enjoy. Enjoy, enjoy. Although kulang, wala iba naming friends, pero next time. Surprise nila yung kasi. Nagkataon na nagkasabay din talaga si ate tsaka si sis Moira. So, ayun. Punta kami ng ano, flea market. Meron kasi siyang kausap na yung kinukuha na namin na nagtitinda doon. Na nakakausap niya na. So, pipick upin lang, tapos pick up ng halaman. And so far, sobrang amazing na ang bilis ng recovery ng katawan. Ilang araw na pahinga. Tulog, pahinga. Parang yung unang ilang araw. Baka parang nawala sa timbang mo, no? Hindi pa nakakabalik, ano? Hindi ko na ibabalik yun. At saka talaga, ano na, ingat na sa mga kakainin talaga. Kasi nga, pagka nakakain ng konting oily lang, takbo sa banyo. Eh, pag... Warning. Hindi naka-signal yun. Naka-signal ako eh. Yun na nga. Kailangan na rin talaga mag-jetta. Although kasi lately, hindi naman na kami kumakain talaga masyado ng mga red meat. Pero syempre kailangan bawas intake lahat. More on gulay. Kaya sakto na rin yan, nabawasan ako timbang. Mas na namomotivate ako na dire-diretsoy na ang pagbabawas. Tsaka yung ano, di ba? Pag kumain ka, alam mong katawan mo na bawal. Ilalabas na nga agad. Tsaka ano nga, yun nga rin. Tumatanda na rin talaga. Thankful talaga sa mga blessings. Sobrang, ano, sobrang yung mga pagsubok tapos nalagpasan mo parang lalo ka nagiging grateful eh. So, natatanggap mo tsaka yung nare-realize mo rin na maiksilan talaga yung buhay ng tao. Tsaka makikita mo talaga yung mga kaibigan mo na talagang nandyan. Kaibigan, tsaka yung mga players ng mga subscriber. Laking bagay ng sobrang daming players. Tsaka yung nagme-message. Sobrang thankful kami. Hindi na namin masabi lahat ng mga pangalan. Dami. Hindi na kami makapag-shoutout. Kasi lahat talaga. Pag nababasa namin yung prayers, parang palakas siya ng palakas ng palakas. So, maraming salamat. Walang sawang pa sa salamat. Ang bilis nga ng recovery niya eh. Wala pang one week na lang surgery. Pero ito, back to ano na. Nakakilos na maayos, hindi na ako hirap bumangon sa kama. May mga times lang na yan pag inuupo. Pero okay na. Yung sa loob na lang yung pag-inaantay na mag-heal, ano? Yung sa loob na lang. Pero iba kaysa ng mga nakakarang araw na pag inuupo ka talaga. Sobrang sakit. Eh medyo nararamdaman mo siya eh. Nakaka-amaze nga talaga ang katawan ng tao. Paano siya binuo? Kasi talaga nagre-recover ng naayos. So ngayon na yan, samahan ko lang siya. Para makalakad-lakad din ng konti. Kailangan din talaga ng lakad-lakad. So pick up, tapos laruan at saka halaman. Then, uwi. Nasa bahay din kasi si Emma. Sila ni Jonas at si Jeremy. Si Jeremy tulog pa ata kasi napuyat. Alas dos na rin. Tumulong sila sa paglilig. May mga nagmumotor na. Ganda na ng weather eh. Ganda na yung weather. Ayaw niyang mag-focus. Ganda na ng weather. Pero sabi mag-snow pa ako, di ba? Parang, pero blurs. Pero siguro ano lang yun. Saglit lang doon sa mga. Ayun mga gas. Apakamala ng gasolina eh. 162. Sabi ko no. Co-op pa yun ano? Co-op? Co-op. Magkano nung bagong dating ka rito? Kung di man bagong dating, nag-drive ako 2 years after ako dumating dito sa so 2012. 90 cents lang? Hanggang pinamatas na yung $1. Tagal nun, ilang taong ganun yun. Sarap. Sino prime minister niya nun? Si Harper pa yan. Pero saglit lang si Harper nun eh. Bakit? Pero still, hindi pa tapos na yung term. Patapos na.
Tigari ito lang yun, di ba? Calgary. Kami sa ano, along 16. Medyo traffic dito eh. Madami rito yung ganyan mga small store. Dito kasi nagkocross yung ano eh. Center Street 16, tapos pa downtown. Marami rin mga malilit na kainan, mga tindahan dito eh. Yun na nga yung inaano nila eh, yung pinag-uusapan. Yung carbon tax, mas maapektuhan yung mga malilit na businesses. Oo, no, kasi nga dahil nga, di ba? Kesa doon sa malalaki. Tapos yung palo nila sa mga consumer. Sa mga kawawa, customer yung mga consumer. Regular na empleyado na kumikita ng magkano lang din, di ba? Hindi, tsaka matututong mag-adjust yung consumer, mga customer. Kanyari, bumibili sila everyday ng pagkain na imbis na magbaon. Magbabaon na lang sila or magluluto na lang kung ano yung available sa kanila. Ayun, 162.9 pa. Halos 163. Si 163 na. Sana mababa ba kahit konti. Eso naman yan. Halos pare-pareho rin naman sila dito eh. Pero mas magluto na lang sa bahay. Kasi isang lutuan mo, ilang kayong kakain, di ba? Oh. Pag may natira, itabi mo na sa ref, luto ka. Alternate mo na lang yun, okay, lagay mo sa freezer. Hindi, tsaka kung nagbabaon, lahat makakapagbaon eh. Oh, tsaka mas tipid. Oh, mas tipid. Kasi imagine, bibili ka ng pagkain yun, parang isang meal is. Swerte mo, mabili kang $10 na buong meal na. Pero mostly yun, nasa magkano. Ngayon, parang pag kumain ka sa labas, isang order $18 to $20. Ang average. Church. Hindi ko alam. Pero ang ganda ng ano niya, building yun. Along dito rin yung SAIT, yung school ni Jonas. Na soon, sana maging school din ni Jermaine. Ay, halos isang block yung ano niya. Ang SAIT. Hanggang doon pa isa may dulo sa kabila. Malawak ko yan eh. Nakasama na ako kay Jonas sa loob dyan. Kinuha namin yung diploma niya. Yan, dito na kami. Sarap ng hangin. Ito yung weather na gusto ko. Saktong lamig. Saktong init. Parang plus 10 lang, ano? Yung kumpare mo. Si paring Alma. Eh, nag-smoke na yung kausap niya. May maabotan pa. Wala na. Wala na ang Star Wars mo. Nabili na? Wala na Star Wars eh. Parang iba yung mga dala niya. Ba ang tinago niya? Tools. Okay. Sorry, thank you. Ha? Daming tao. Siyempre, dito kami sa mga city. Ano inahanap mo? Blue yun eh. I-check mo yung blue na yun. Ito? Ah, ito may lalim.
Ano pangalan? Hindi ko makita eh. Labo eh. Daming Hot Wheels dito. Everything's good. I sold the whole works for one guy bought everything. Yeah, everything. I might have some next week. Yeah, you might have to check back with me. Tapos na kami dito sa ano, sa flea market. Punta na kami sa kukuha ng halaman. Tanong saan ba yung pipikapan? Sa Lialta. Lialta pa pala. Papunta ng ano yun, Chester Mill. Eh, dito kami sa Northwest. Nung inano niya sa GPS eh. 50 kilometers away. Layo. Layo. Busangas. Ubus na ba? Hindi naman. Tipid naman sa'yo. Hindi, sabihin nga mahal ng gas eh. Sa layo nun. Buti na bagay ako yung pinapasok sa work parang papunta 34 kilometers. Balikan. Ay balikan. 200. Ay hindi. Eh. Malapit. Hindi, ibig sabihin yung... Ayan. Yan, 100 kilometers. Hindi, pagbalik sa atin medyo malapit-lapit na, di ba? Mas malapit na tayo. Malapit. Halfway na tayo na pag nandun eh. Magro-road trip kami ngayon. Road trip para sa halaman. Tsaka sa paso. Sa paso. Wala. Loko niya ako. Dito kami kumakain lagi ng ano niya, sa loob niya yung mga ano, dim sum. Kain tayo? Kain tayo. Ngayon ka lang ganyan nag-aaya kasi. Dutom na ako eh. Kasi alam niya hindi ako pupwede. Ang hirap din pala talaga. Kangina na paalis na kami sa flea market eh. Sabi ko, di rin kumukuloy siya ko ah. Pero nag-washroom na ako kangina bago ano. Sorry guys, too much information pero nag-washroom na ako before kami umalis para sigurado. Hindi ba gaya dati? Tara na. Alis na tayo. Kahit sabi mo kape lang ang ininom mo or ano. Inaantay ko muna ang maninsya ko. Dati pag umaalis kami. Dito tayo ganito. Parang snack muna bago mag-lunch. Bago mo, biyahe, ganyan. Ngayon ako. Aya siya eh, kain o. Oh. Relax na lang pagayo o. Oh. Kasi ako alam mo hindi po pwede. Makaka-adjust din ako. Kaya lang ingat na talaga. Traffic ano? Sunday na Sunday. Daming tao eh. Dami rin tao sa flea market kanina eh. Kaso hindi siya makapag-vlog mabuti kasi mga... Ah, mahirap na eh. Kasi syempre may mga... Maraming matatanda dun eh. Syempre hindi naman ano yung mga yun. Wala na yung... Ano, yung binibilang ko. Binilaro lahat eh. May bumilaro lahat. Pinakyaw daw. Late na kasi kami dahil nga... Puyat kagabi. Okay lang. Sa nungkas kami natulog. So ayaw namin gumising na maaga para lang pumunta sa flea market. Nagising tayo na yun, ano? Oo. Tapos lumabas kami ng kwarto para mag-aano na, mag-aalas jeez. Makikita ko yung binibenta rin sa ano, marketplace. Lagi naman nakapost yun, di ba? Hindi, ibig sabihin yung bumili na makikita ko pag ano eh. Pero for sure, mas mahal na yun kasi second hand. Sigura. Mura kasi yung benta niya eh. Mm-hmm. Ganda ng ulap. Rainbow Road. Pucha, papunta sa Rainbow pa lang to. Rainbow Road eh. parang kami bumalik ng ano eh, ng small town. Ganyan yung mga nadadaanan namin dati. Bas lang to ng ano, Calgary. Ah. Rocky View. Hindi na ba ano to, outskirt? Ibang ano na siya? Iba na to. Rocky View, papunta na Medicine at Brooks. May way pala dito pa Brooks. Outrooted na. Stratmore dito rin pala. Paradise Road naman dir. Kanina, Rainbow Road. Ano rin to? May daan dito pa Chester Mill eh.
Ito ata, Chestermere na ata yan eh. Oo nga ata, Chestermere na ito. Mga bahay-bahay din. Bago bahay din, ano? Hmm. Saan lapit lang sa ano mismo, di ba? Yan lang, Calgary na. 19 kilometers pa tayo, eh, Chestermere. Ah, Chestermere na nga ito, itong area na ito. Mas okay pa nga ito, doon sa small town pinagalingan namin eh. Wala akong makikita sasakyan masyado dun eh. Wala akong sasakyan, wala traffic light. Puro truck ang mga makikita mo sasakyan, yung mga logging truck. Sa talaga puro taniman tsaka puno ang madadaanan. Ayan ang bento. Yan, Chestermere na yan. Parang tahimik ka na. Yan, masarap mag ano yung mag-retire malapit natin sa Calgary. Lapit na sa pamilihan eh, no? San derecho lang ito na 16 eh. 16 lang. 16 na. Sa ganda. Parang naalala namin small town. Maganda kasi maganda rin tumira pag yung ano ka na retire ka na parang. Ito yung Layalta na to, napunta namin to last time, nag-pick up din kami Halaman. Ang ano lang niya eh, maliit na parang community na. May golf course eh. Pero may mga pang mayaman na tayo nandiyan naman. Malaki yung mga bahay. Pero parang ang sarap mag-retire kasi parang tahimik. Tapos pag may kailangan ka, pag may kailangan, lapit lang sa Calgary. Biyahe ka lang sa Calgary, parang 30 minutes. So mag-grocery. Depende ko sa part ng Calgary. Kasi galing kami ng, ano eh, ng northwest, south, southwest. Layo. Parang ang layo na pinagalingan na. Pero pag galing ka ng northeast, parang segment lang. 20 minutes lang eh. Yung drive natin eh. Mas malapit siya. Tsaka ang kagandaan dito yung range road dito. Ano siya yung sementado. Sa pinagalingan namin yung Range Road, talagang bato-bato. Ano siya yung pebbles. Welcome to the lake of Muirfield. Muirfield. Maganda yung parang may golf course sila dito, tapos may parang exclusive subdivision sa loob. Parang ganun. So dyan yung mga mailbox nila. So, hanapin natin yung golf course. Alam ko last time na gano'n kami golf course din eh. Nalito nga tayo. Pero naligaw kami kasi parang iba yung napasukan namin. Derdiretso. Sa kabilang side pala yung golf course. Derdi, may speed. Your speed. 30 lang dito sa loob. Ayos ah. Laki ng bahay dito. Mahal din naman kasi, di ba sabi nga nung nakausap natin na yun, binibili natin ng Halaman, di ba? Tiga Toronto sila eh, no? Toronto, pero sabi nga niya, kung i-compare pa rin, mas mura pa rin. Sa laki nung ano, sa laki nung bahay, sa nabili nila rito kaysa sa Toronto, mas mura pa rin daw. Uy, lubak. Lubas mga
na magpaganyan, di ba? Pagka yung after ng winter, labasa ng lubak. Open house there. In 200 meters, turn left. Open house. Okay, may mga itura ng mga bahay, eh, no? Happy na ako sa atin. Malapit sa lahat. Tsaka ayoko rin ng ganung malaki. Oo naman. Sobrang laki tapos kayo tayong dalawa na lang. Pagdating ng araw, dalawa na lang kami matitira. Take the next left, then you will arrive at your destination. Dito naman tayo dinala. Dito. Ay, hindi, tama. This time, tama. Nakuha na. Nakuha na. Siya pala yung nakakotche doon? Mm. Or ano? Yan. Hindi ko na makikita eh. So let's go home. Ayaw mo na. Pat. Pat. Sa chika pa eh. Lilipat din siya? Lilipat eh. Magkakaibigan sila eh. Ang malaki, di ba? Cute. Yep. Cute. Ang binibenta niya na yung mga laman niya. Oo. Oh, binibenta na ron nila lahat kasi nga, ano na, lilipat sila. Hindi mo na madadala. Ito medyo maliit. Maraming dalawang pang malalagay. Mm-hmm. Ayun, maganda na malaki. Mm. Well, let's go home. Let's go home. Gutom na. Mag-aalas basta ng hapon. Kagagala. Alam mo ba kung saan tayo? Ay, hindi pa. Siyempre GPS mo, hindi ko basado eh. Parang mapaglabas mo, magle-left tayo instead na nag-right. Kasi sa kabilang side tayo. Okay. So yan, pauwi na kami. Sa bahay kasi bukas back to work na siya. Sarap lang mag-ano rito, reminisce ng aming buhay as small town. Maganda rin kasi sa mga ganito. May mga ano, may mga advantage, pros and cons sa pagtira sa maliit na town. Kasi yung pros niyan medyo pura yung ano, kinausap ko nga yung ano eh, yung binila natin kasi dito siya nakatira mismo eh. Oo, sabi ko, how much is the going cost for a single house? Sabi niya, those big ones, sabi niya, those bungalows, it's around 600 mid up to 700. Sabi ko, it'll cost me a million probably getting it in Calgary. Sabi niya, oh, sabi niya, kaya mas ano, kaya lang lilipat yata sila, babalik na yata sila ng Ontario. Ontario. Paparentahan daw nila tatong bahay. Medyo. Kasi yung kaibigan niya, yun talaga yung binibilan namin ng halaman. So, sila lahat, naglilipat na uli ng Ontario. Pabalik na sila doon. Pag hindi ka rin kasanay talaga ng malayo sa ano eh? Sa community mo, sa pamilya mo. Talagang... Kasi most of the time, yung mga Asian, di ba? Parang... Tayo, sanay tayo ng may marami talagang pamilya or mga kasama, kaibigan. Eh kaya lilipat yung kaibigan niya, lilipat na rin siya uli, pabalik sila. So yun yung isa sa mga pros na ano, medyo mura yung ano, versus sa downtown city, di ba? Mas mura yung mga lote, mga bahay. Kahit sa rentals. Sa rentals. Kasi nga, ta-travel ka pa kung nag-work ka sa, ano, sa city, di ba? So, ayun, kaya lang, yun, ano ba? Yung mga kailangan mo, syempre, pagka, ang ano ron, ang mahirap naman, yung may kailangan kang bilhin. Yun ang cons naman, papiyahe ka pa. Etong taon na to, na medyo maliit, mas okay, kasi kami noon, na-experience namin, ang layo talaga namin. As in, 2.5 hours. 2 hours, kapag mabilisan yun, ano yun? Ang takbo mo na nasa 120 something. Pero pag ano kasi, pag winter, ang tagal. Kasi walang mga nagpa-plow ng mga kalsada, hindi kagaya sa ano, di ba? Police ba yan? Police na? Hindi kagaya sa mga city. So yun, lalo kapag ano, pag mag-grocery kami na naalala namin, walang ano eh, wala pang nagpa-plow pag weekend. Siyempre, inaagaan namin para makabalik din kagad
alas 5 hours ang bali ka eh. Pag umalis kami, 6:30 na. Tapos nagkakape na lang kami on the way. Meron kami madadaan ng gasoline station. Papagas muna kami. Sabay magbibili ng kape tsaka pang almusal. Kaya yung dalawa ng pagising, diretso likod ng sasakyan, tutulog yun. Kakain na lang yung pag nandun na ka sa mismo ano, sa mismong city. Pinaka-city na namin noon yung Grand Prairie. Kaya ano rin, at ba din naman na mabuhay sa small town kasi nga. Nakakatipid ka rin. Nakakatipid ka, yun ang maganda doon. Kasi hindi kaya dito na meron kang gustong bilhin anytime eh. Andyan meron, lang. Available. Available. Doon, ay gusto ko nito. Punta tayo sa ganun. Ay, wag pero na mo, pag umorder kami ng Amazon noon, halos ano, halos 10 yata, ano, bago dumating. Dadan sa Canada po siya, hindi naman Amazon eh. Ah, yun naman. Order mo sa Amazon, pero sa Canada po siya darating. So, ang tagal. Sobrang tagal. So, may gusto kang bilhin, hindi mo mabibili. Tsaka yung services nila, kagaya ng mga hospital. Hospital, yun ang mahirap doon. Ah. Lalo pag may mga matatanda. Minsan yung mga matatanda doon na inaatake, hindi na maabot eh. O kasi eh, parang 1 hour yung pinakamalapit na hospital. Malapit. Eh, paano pa darating yun? Kailan pa darating yun? Tapos pagdating mo pa doon, syempre hindi naman sila ganun karami ang staff. Naalala ko nung bago silang dating dito na hospital yung dalawa. Kasi nagka-palpunta sila rito, nagka-dengue pala. Dengue. So nag-develop yung pinaka-dengue, on the way na kami papunta na rito. Nilalagnat sila. Lalagnat. Buti na nga lang, malamig dito nung time na yun. Oh, so nakukontrol yung... control yung temperature. Pero grabe, ilang oras kami sa emergency. Tapos di nila ma-distinguish bakit nagtaas ng fever nila, ganyan, in-IV na sila. Tapos ano, yung blood works nila. Ang tagal, bago nakuha, tapos na lang natin, tapos na yung sakit. Parang yung resulta lumabas na dengue siya after 2 weeks, which is magaling na yung mga bata. Magaling na. Kasi yung na-dengue rin naman ako eh, kailangan talaga i-control mo yung fever yung mga sa'yo. Kasi alam namin na yung symptoms ng ano eh, kung dengue talaga, kaya sabi namin na pinaka-okay. Kung sa labas yun, sa labas, kahit nanginginig sila. Para bumaba, tapos sinom ng maraming tubig at saka Gatorade. So yun, isa rin yun ang hirap sa small town. Kumbaga, babalance mo rin eh. Oh. Gaya ko, ilang taon ako ron, 7 years. Eh dumating sila 5 years na, na nandun ako sa small town. Nasanay na ako na nasa buhay mo, parang bahay, trabaho. Pero pag kami time yun, nagbabike. Medyo nakakalungkot kasi parang na-limit lang yung buhay mo doon sa isang lugar na maliit. Parang maganda siya, although maganda siya, maganda yung view, maraming wildlife na makikita mo. Tapos kaya lang, parang doon na lang ba ako? Parang ganun yung matatanong mo eh. So hanap ka pa rin ng something na okay. Kaya lumipat din talaga kami. Pero once in a while, mamimiss mo yung ganito katahimik. Magigising ka ron, ano, lagas-las ng dahon. Dahon. Ang sarap sa feeling eh, kasi ang dami namin puno sa may gilid ng bahay nun. Kasi yung huli ng mga ibon, ano? Magbabike kami, punta lang kami doon sa maliit na lake doon. Tapos punta kami sa playground. Playground. Yan lang. Pero nag-enjoy na kami nun. Pero syempre ngayon, kasi mas lumaki na yung mga bata. So nagkaroon sila ng mas maraming pangangailangan, like sa school. Dahil nga school doon hanggang ano lang eh, hanggang grade 12. Tapos sobrang kukunti ng estudyante. Parang darating at darating sa point na may mga pangangailangan ka na wala talagang hindi maibibigay ng lugar na yun. So, pero sa bait ng mga tao doon. Ay, iba naman talaga. Talaga may kakatok sa'yo doon, may magbibigay ng bag ng ano, ng patatas, mga tanim nila. Pag nagda-drive ka nga doon eh. Pag nagda-drive ka lang, tapos may nasalubong ka ng mga ibang driver, pupusinan na, kumakaway pa sa'yo eh. Ate, ganun. Para mayor dun eh. Kaya pag ilanong kasalubo mo nun, lahat gaganon. Which nakakatuwa din. Dito wala. Bahala ka, kakating ka pa. Tapos makakasalubo mo sa post office, kukuha ng package. Bago ka makalabas, ang tagal na kasi nakikipag-chikahan pa lahat. Chikahan lahat. Oo, oh, where are you? Ganun. Para maganda. Yun ang nakakamiss dun. Magkakakilala kayo lahat. Hmm. Yan nga, dahil nga si Jonas magka-college, kailangan na mag-book. Nakakalungkot din. Pero maganda rin yung opportunity na dumating sa amin dito sa Calgary, kaya wala kami naging pagsisisi. At a time lang talaga, minsan nami-miss namin yung mga, ay, lalim. Lalim pala. Hinay-hinay din. Hinay-hinay. Sobrang lalim nung kalsada dun ah. Realist eh.
Tumalbog ka ba? Oo nga. Tumalbog sila. So ayun, kami pauwi na. Ganda talaga ng ulap eh. Bahay na. Ayun, maganda eh. Malapit ka talaga. Ito na Calgary, oh. Ay, na Calgary na eh. Naan na lang eh. Mga border na lang halos yan eh. Ganda naman. Lalo na kung ano yan, yung ano pa? Canola. Canola. Pagka summer yan, malamang canola rin yung mga nandito. Yellow yan. Ganda na mga picture natin dun eh. Puro canola. Minsan yan, punta tayo dito summer. Pa nanginginahin ang empanada. Sarap. Yan, ang mga CD niyang nabili. Stash. Cute. Yung empanada, message nyo ako sa messenger para may send ko sa inyo yung ano niya. Yung nagtatanong ng empanada. Meron tayong Kiss. Greatest. Nirvana. Bleach. Ito ba namang mahirapan maganap nito? Ano to? Rancid. Na bago sila maging rancid. Judas Priest. Yan. Mga legend dyan. Siyempre kung Metallica. Saint Anger. Tsaka bago naman. Kaso patay na yung kumakanta nito eh. Linkin yung Park. Yung kanta naman ang ano mo eh. Ha? Yung kanta naman eh. Linkin Park. Metallica ulit. Megadeth. Legend. Metallica ulit. Metallica ulit. Ayoko na Metallica yun. No? Reload. Ito. Journey. Journey. Kasi hindi si Arnel Pineda. Greatest Hits. Tsaka ito. Pantera. Pantera. Yung isang Pantera yung nahanap ko eh. Vulgar Display of Power. Mga... Dagdag collection niya. Pampalakas natin. Huh? Pampalakas. Pampalakas sa trabaho. Ay, hindi na ka na eh. Kailangan mo lumakas. Pampalakas. Lumabas pala yung jowa. Ah, saan pumunta? Bilirawata ng Popeyes. Sabi namin kasi huwag na ano, bumili. Mag-init na lang kasi yung kagabi may sinigang na salmon, may pancit. Tapos may siopaw pa dyan. Tsaka yung shrimp, tsaka mussel na garlic butter. Ah, meron pa ba? Meron pa. Oo. Dami pala. Marami pa. Nakapagpa-uwi pa nga ako sa kanila nung ano eh. Nung mga pagkain eh. Kasi nga ang dami. Eh siguro baka nag-crave yung dalawa ng fried chicken. Siguro. Kaya yun. Fried chicken! Yan si Boss Jonas ng libre. Boss Jonas! Yan, 2:30 na. Jonas, a.k.a. Arnold Schwarzenegger. Gupit Terminator. Yun si Emma. Yun si Emma. Yun sila ng pagkain. Hindi pa rin sila kumakain. Popeyes, tsaka yung tira kagabi. Pancit. Pancit. Siopaw. Tsaka ano pa? Siomaw. Siomaw. Ito si Siomay. Ay, si Siomaw. Ikaw si Siomay, master. Asa na yung, ano, yung seafood? Seafood, yun. Ay, bawal yun. Wag na pala. Sa kanila na lang, tikman nyo yun, no? Masarap. Niluto ko yun. Bawal sa akin yun. Ang dami ko na nakain nyo. Tama na. Ito na lang. Chicken tsaka pancit. Ayun na. Chill-chill na. Yun naman. Oras naman, od. Manood. Tapos na naman ang araw. Yan. Panibagong linggo na naman. Panibagong linggo na naman. Pero happy pa rin kasi ano na, bumabalik na yung lakas niya. Ang lakas! Nilalong na naman. Bumabalik na yung lakas niya tsaka ano, na, yung recovery ano niya. Ah, mas mabilis naman talaga mabilis yung na talaga. Recovery. Dahil dun sa surgery nga. A week na rin. Ngayon yung 1 week nung surgery. So, mabilis na ako makakilos. Hindi na siya ganun kahirap tumayo. Pero marga pa rin yung mga ano may, mga injection mo eh. Lalalim eh. Hirap talaga silang kukanan ako ng dugo. Hindi makita yung ugat. Manipis yung ugat. So, yun. Kahapon nga. Nakapag-drive-drive.
Refreshing mag-drive eh, ha? Kahit malayo eh, nakakatuwa yung ano yung mga view sinet namin na sa inyo dyan sa video. Biglang na-miss ang small town. Iba rin kasi yung ano eh, iba rin yung pag day off namin, talagang day off eh. Sa bahay lang, pag wala kaming lakad sa city. Sa city. Na lumilipas sa oras natin, manood ng movie, ano? Movie, mga documentaries. Minsan, naglalakad-lakad tayo doon sa mga... Naglalakad. Tsaka ano, talagang gising namin tanghali na pagka Sabado. Sabay kami ng off noon Saturday eh. Sarap ng tulog doon, masarap tulog. Tapos pagkatayan ng tanghalian, medyo para ka nang hinehele-hele habang nanonood, antokin ka na naman. Talagang talaga, maraming ano eh, maraming sinaalang-alang para lumipat. Kasi nga syempre mga bata, priority namin yung pangailangan nila. Kaya nandito kami. Sayang nga kung uso na ang vlog nun. By that time siguro nag-vlog na kami. Uso naman ano, hindi lang tayo nag-vlog. Uso na ba nun? Oo. Uso na pero hindi pa ganun karami diba? Yung asa bagay. Namin na nag-vlog sa Pilipinas. Wala pa lang masyado sa Canada nun. Tsaka sa bagay, maging buhay mo rin yung trabaho sa kusina. Kahit na small town yun, pag nakita nyo gano'ng ka-busy. Tsaka lalakas kumain eh. Pag umorder sila, talagang full rack ng ribs. Ano, may mga saka sides laki kasi pa. Ang laki kasi ng menu namin. Sobrang laki. Sobrang dami nung nasa menu. Appetizer pa lang, nasa 20 na. Kaya pagka dumagsa yung mga full yung hotel namin doon, ay wala na. Tsaka syempre, mga galing sa rig yun. Gutom lagi yung pagod. Tsaka gusto nila mabilisan kasi gusto nila pagkakain. Pahinga na. Pahinga na. Sa umaga naman, gusto nila pagkakain. Mabilisan dahil papasok pa. Usually, ay, trabaho. Ang daming ano noon. Ako tigagawa ng mga sandwiches na mga yun. Ilang tray. Tatlong tray na malaki. Tatlong tray. Ang ginagawa niya. Tapos bukod pa rin, meron kang kailangan potato salad. May mga veggie dip. May mga ginagawa kayo habang salad. Pag minalas-malas ako, may darating na isang angkan doon kakain. Patay. Siya pumapalit sa akin eh. Pagdating niya alas 11 ka pumapasok noon eh. So may time pa ako sa linya habang siya nagpe-prep na. Pag uwi na ako, 1:30 labas ko noon. Yun. May biglang kakain na ano, doon siya. Habang gumagawa sa sandwich, punta siya sa harap. So, sobrang simple lang ng buhay namin doon, pero nakakatuwa rin. Once in a while, nakakamiss. Nakakamiss din talaga. Pero syempre dito, mas marami kang pwedeng gawin kasi. Kaya saka talagang... yun niya, yung sa paggaling niya, kumbaga, maraming salamat sa mga kaibigan, pamilya. Tsaka, syempre, kaming apat lang naman talaga yung physically talaga na magkakasama dito. Kaya, ano lang talaga. Kumbaga, kaming apat lang talaga yung magtutulungan kung paano gawin, paano dumiskarte. Swerte na at malaki na yung mga bata. Kaya medyo, hindi rin kami nahirapan nung time na nasa ospital ako. Nauutos-utusan mo, ganito, ganyan. Bantay mo muna. Bumili ka ng ganito. Nakakapag-drive na kasi Jonas. Nakakapag-drive na rin. Nakadadala yung kailangan. Kasi kung merong maliliit siguro, naku po. Hirap siguro na. Sabi ano? Niya pa, mag-Uber na lang daw siya eh. Sabi ko, ba't mag-Uber ka? Dalaw-dalaw yung sasakyan eh. Kumbaga, kaya naman natin, ano yun yan eh. I-manage yung oras eh. Pero, ganun pa man, nakalagpas na. Sana, last na yun na, ano. Sana, no? Last na operasyon mo na yun, no? Dami ko ng butas. Tawa nga si Kuya Louis. Sabi ko, dami ko ng butas. Tawa siya. Pero hindi mo kasi hindi mo alam kung ano pwede pang mangyari. Kaya alam mo, siyempre. Hindi mo pangyari. Basta maging matatag lang. At saka lahat yan. Di ba kasi pag na-opera, parang pinanghihinaan ng loob, ganyan. Huwag kayong manghihinaan yung loob niyo or pag nagkakasakit kayo. Kasi yung pagkakasakit niyo o yung... Tapos manlulumo pa kayo doon sa pinagdadaanan nyo. Lalo manghihina yung katawan nyo. Lalo kayong bibigay. Pero kailangan labanan nyo talaga lahat eh. Oo naman. Pag hindi, wala. Walang mangyayari. Kasi pag nauna ka na panghihina ng loob, parang lalong immune mo, lalong babagsak eh. Pero kung lalabanan mo yan. Laban lang talaga lagi. Laban lang. Siyempre panalangin. Yan, tulong ng mga kaibigan, mga prayers nyo. Maraming salamat pa rin hanggang ngayon. Next week, back to work na naman na ako. Inalaw na ako ng doctor na. Pwede ka na. Alam, huwag ka magbubuot mamaya. Hindi naman talaga. Yun ang kagandahan naman sa trabaho. Hindi ako yung pwersado na pagbalik ko, gagawin ko yung normal. Hindi.
lahat naman sila nakaalala yung sa akin. Kasama ko kasi parang nung bumalik siya, parang iba yung dating niya, parang kailangan gawin ko to, mas magaling ako, ganyan, parang ganun. Ay, mahirap naman yun. Kasi ako, yung person, yung katawan ko, kumbaga, babalik ako, pero ano lang talaga, yung luto. Pero mostly naman kasi may kasama naman din ako sa trabaho, kaya... Mahirap yung, kasi syempre, hindi ka na magiging normal na kagaya dati, di ba? May nabawas sa katawan mo. Iba na yung lakas mo. Doble ingat, syempre. Oh. Tsaka aware naman ako dun, dahil ayaw ko ni person yung sarili ko. Dinayit ka ng, ano... nung nangyayari. Tama lang din. Kailangan talaga mag-diet. Iwas na sa mga bawal talaga. So, yun. Ang hirap eh. Pag hindi, talagang tatakbo ka sa banyo eh. Yun nga eh. Ayun, ako. So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit. Maraming salamat sa inyong lahat at sa panunood ninyo sa aming munting channel. Ingat-ingat kayo lagi. So paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.